po, magandang umaga o hapon, no, saan man kayo naroroon. So, umpisahan natin sa isang, sabihin natin yung isa sa mga relatives natin o malapit na kaibigan ay nasangkot sa isang gusot or dispute o anumang kaso, no? Tapos, sabihin natin na inquest na siya. So, ibig sabihin na inquest, nakasuhan na siya. Okay, so sa pamamagitan natin o sa pamamagitan nyo, gusto natin siyang tulungan. Gusto natin, siyempre, ang objective niyan, maayos yung kaso. Sa, kahit sa anumang paraan. Okay? So, pagkaganitong senaryo, may kaso at na-inquest na. Ang ibig sabihin nito, nakulong na siya. Mayroon na siyang charges. Okay? So, ang first thing is, number one mong gagawin, number one natin gagawin, ay siyempre, kung magkakaroon tayong pagkakataong kausapin yung biktima. Kausapin yung siya. Pagkwentuhin nyo kung ano ba talaga ang nangyari. So, ngayon, malalaman natin kung ano ang charge. Siyempre, pero hindi pa yon official. So, malalaman lang natin ang charges niya, ang kaso, kapag nakuha nyo na yung information sheet. O saan ba makikita yung information sheet? Wag sa pulis. Doon kayo pumunta sa court office. Kung MPC man yan or RTC man yan, kung sinong may hawak ng kaso, kung sino yung nag-inquest na piskal. So, kung hanapin nyo yung kopya ng information at doon sa information sheet na galing sa court, kung wala, humingi ng tingnan yung doon makikita yung proper, yung charges talaga. Kung ano yung nakacharge sa kanya. So, kung bailable man yan, so, ang first option mo, syempre, mag-bail. So, yun, mag-bail. Para makalabas. Okay? So, kung talagang gipit na gipit at napakalaki ang bail, hindi mo kaya kasi ang bail niya is, sabihin na natin, 50 mil pataas o 50 mil pababa. Pero, wala kayong pambail. So, ano ang gagawin nyo? Ano ang susunod nyo at yung hakbang? So, may schedule na ng arraignment yan. So, doon sa bago magdumating yung arraignment, kausapin nyo na yung piskal kung plano nyo makipag-bargain sa kaso. Kasi ang objective, take note guys ha, ang objective natin dito ay makalabas agad yung respondent, yung suspect. So ngayon, yung choice mo kung mayroon kang pang bail, ay di mag-bail. So makakalabas agad siya. Pero take note ha, kapag nakapag-bail, hindi ibig sabihin yan, panalo na siya, panalo na ang respondent. Mayroon pa rin yung kaso, tuloy pa rin yung hearing. So may tendency later on, matalo at makulong uli. Or, depende kung mayroong pagkakulong or kung mayroon na natawag na civil liabilities din. So ngayon, pagdating ng araw, sabihin natin after 3 years natapos yung kaso, mayroong civil liability and criminal liability, so another kulong. Okay? So ngayon, since na ang thinking nga natin ay matapos na yung kaso at makalabas, so hihingi kayo ng pabor kung pwede makipag-bargain na mas aamin sa maliit na kaso para hahabulin nyo yung tinatawag na sintensyang makakaminos, mas madali na hindi siya makukulong, lalong-lalo na yung 6 years na parusa. So kasi kapag 6 years lang ang parusa, alam naman natin, na-discuss na natin yan before, na pasok siya sa probation. Iyan po yung last option. Kung talagang gipit na at wala nang pag-asang manalo sa kaso, wala kang pambayad sa abogado, iyon yung option.
option, sorry, ang provision. Kasi FYI sa lahat, no, ang provision po ay nire-reward doon sa mga taong nagkasala na parusahan na may mayroong final sentence siya na hindi lalagpas sa 6 years pero qualified siyang mag-avail ng provision. So matik yan. After the sentence, within, o kinabukasan, kasi may expiration yan, within 15 days, dapat ho makapag-file ang nahatulan ng provision. So which is na nire-recommend naman lagi yan ng mga abogado na mag-file ka na lang ng provision para hindi ka makulong. Iyon, kaya nga po provision po request yan, magpa-file, so for approval. So may mga qualification yan. Tingnan ninyong maigi yung tinatawag na credibility or ng suspect kung papasok siya provision. Ang basic qualification dito, may final sentence siya at siyempre first time siyang mahatulan, first time siyang ma-charges. Kasi kung paulit-ulit, malabo na yang malabo na yang ma-avail ang provision, ma-approve. Okay? Yun po ang remedyo. So sa mga ibang detalye po para sa remedy, so welcome po kayo. At kung gusto nyo itong mga channel natin at nag-information natin, so pwede po kayong mag-subscribe. At sa bandang kanan, i-click nyo po yung notification bell all para sakali madali nyo akong hanapin. At every upload natin ng video ay manunotify kayo. As well, support nyo na rin po sa ating maliit na channel. Okay? So yan po ang this video ito. So kung may mga other information pa kayo, pwede kayong mag-message sa ating messenger. Ang pangalan po ito na yon, Policia Co. So yun po yung Facebook natin, main messenger. So sa mga nag-PM naman na medyo na-delay konti yung sagot natin, no, medyo pasensyahan nyo na kasi tayo ay workers din tulad nyo, busy din, so limited lang po yung internet access natin kapag nasa work tayo. Eh hindi masyado pwedeng mag-entertain ng mga messages sa bahay lang po, magkasabay-sabay natin yan. So hayaan nyo po, magkakaroon tayo ng consistently na live streaming sa YouTube. Sinisit ko lang po yung time na available ko kasi sa ngayon pabago-bago po kasi yung schedule ko, kaya hindi ko ma-sit up yung ano natin, yung live streaming, kung ano ba talagang oras. At syempre bumigay po kasi yung ating laptop, kaya sa cellphone medyo umiinit ang cellphone kasi madaling masira yung battery kapag naka live streaming ka ng 1 hour to 2 hours. So yun po lamang, maraming salamat at sa pagsuportan nyo sa ating channel, no. Ako nga pala muli nagsasabi, hindi po lahat ng criminologists ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube at your service. Thank you for watching.